guys! My name is Mary and for today's video, I'm going to teach you how to play When I Met You. And now let's proceed to our tutorial. And ayun guys, itong kantang to, kailangan siya ng capos sa 3rd fret. Pero kung mataas para sa inyo, pwede nyo siyang ilipat. Itong mga gagamitin kong chords dito is hindi siya kaparehas sa original. And ginawan ko siya lang mas madali para sa mga beginners na gusto matutunan yung kanta na to. And ang mga chords na gagamitin natin is madali lang. Yun yung chord of C. Yung first finger nyo sa 2nd string na 1st fret. Pangalawa dito sa 4th string na 2nd fret. Pangatlo dito sa 5th string ng 3rd fret. Pangalawa, D. Ayan. Yung first finger nyo sa 3rd string na 2nd fret. Pangalawa sa 1st string ng 2nd fret. And yung pangatlo dito sa 2nd string ng 3rd fret. Next is A minor. First finger niya sa 2nd string ng 1st fret. Then yung pangalawa dito sa 4th string ng 2nd fret. Then yung pangatlo dito sa 3rd string ng 2nd fret. Next one is A. Ayan, magkakasunod-sunod lang yan. Simula sa 4th string ng hanggang sa 2nd. 4th, 3rd, and 2nd ng 2nd fret. Ayan. Sunod is B minor. Ayan, first finger nyo sa 1st string ng 2nd fret, pangalawa dito sa 2nd string ng 3rd fret, and yung pangatlo dito sa 4th string ng 4th fret, and yung panghuli dito sa 3rd string ng 4th fret. And then G. And then G. Ayan, yung first finger nyo dito sa 5th string ng 2nd fret, pangalawa sa 6th string ng 3rd fret, pangatlo dito sa 2nd string ng 3rd fret. Then yung panghuli sa 1st string ng 3rd fret. Ayan. Sunod, D minor. Ayan. First finger nyo dito sa 1st string ng 1st fret. Pangalawa dito sa 3rd string ng 2nd fret. Then yung pangatlo dito sa 2nd string ng 3rd fret. Next chord is F. First finger niya dito sa 2nd string ng 1st fret, pangalawa dito sa 3rd string ng 2nd fret, and yung pangatlo dito sa 5th string ng 3rd fret, and yung panghuli dito sa 4th string ng 3rd fret. And then lastly, E minor. First finger niya sa 5th string, tapos yung pangalawa dito sa 4th string ng 2nd fret. Yan yung mga chords na gagamitin natin. Ang strumming pattern na gagamitin natin is down, down, up, 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 down, up, down, up. Isa pa. Down, down, up, 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 down, up, down, up. And then ang chord progression natin para sa verse is C, D minor. Two times, tapos C, A minor, B minor, tsaka G. Ang strumming pattern natin na maghahati per chord sa C, down, down, sa D minor, up, 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 down, up. Then ganun din ulit sa C, then sa A, up, tapos B minor, down, down, up, up. There was an empty piece of a shell. And sa refrain or yung chorus, ang chord progression nyo na doon is C, E minor, A minor, G, and then F. Two times. Tapos D minor, E minor, and then A minor. Na tigi-isang strums. Mabibilis na paglipat. You gave me a reason for my being. And I love what I'm feeling.
part na D minor, E minor, tsaka A minor. And it all began. And then, syempre, pagkatapos nung chorus, ipapasok nyo yung verse, panibagong verse. And then, chorus ulit. And then, yung bridge. Ang chord progression doon is A minor, D, E minor, tapos A, D minor, G, C, F, D minor, tapos B minor. Then sa pinakaulit, A minor. Then, ganito siya, kantahin, simula sa verse hanggang sa chorus. There of us in empty peace official. All for today, guys. Thanks for watching, and I hope natutunan ulit kay galing sa akin. Please don't forget to subscribe, like, and click the notification bell to be updated every time I posted a new video. Bye, guys.